Sa edad na 70, tila lahat na lang pwedeng gawin sa mundo ng chess ay kanya lang nagawa. Siya ang naging pinakaunang grandmaster ng Asia noong 1974 at pagkatapos ng halos 5 dekada ay siya rin ang naging unang lalaking Asyano na na-induct sa World Chess Hall of Fame. Balikan natin ang legendary career ni Grandmaster Eugene Tore. Kukulangin ang mga daliri sa kamay at paa kung bibilangin ang lahat ng awards at achievements na nakuha ng unang chess grandmaster ng Asia na si Eugene Tore. Halos lahat ng chess competition, local man o international, ay nalahukan na ni Tore sa kanyang mahigit 50 taong paglalaro ng chess. Noong 1974, sa edad na 22, ay si Tore ang naging pinakaunang grandmaster ng Asia nang magwagi siya ng silver medal sa 21st Chess Olympiad na ginanap sa Nice, France. Dahil dito, siya ang kinikilalang pinakamahusay na chess player na nagmula sa Pilipinas noong 1980s at 1990s. Hanggang third year lang ako college kasi naging grandmaster na ako. Nag-campaign muna ako sa Europe. 1 year, hindi ko nakuha. Nung pagbalik ko, nakuha ko na. So nung I became a grandmaster, the first in Asia, marami na akong imbitasyon. Tuloy-tuloy na yung laban. Sa murang edad, ay nagpamalas na ng galing ang ngayon 70-year-old wood pusher. Pero sa dami ng kompetisyon na kanyang nasalihan, hinding-hindi mawawala sa kanyang isipan ang unang beses na nakatanggap siya ng parangal. I think at the time I was 15 years old or 14. I won the Brilliancy Prize in that tournament. It was a Meralco tournament. I think that was in 1967. And I was very young then. Sabi ko nga, baka binigay na lang ito sa akin, yung Brilliancy Prize, para ma-inspire ako. Pero doon sa game na yon, nagandahan ata sila na yung last move ko, sinacrifice ko yung queen ko. Kaya nanon nila na parang brilliant. I'm sure mayroong iba doon, pero nakita nila na parang a little bit exceptional yung kasi bata binigay sa akin hoping na ma-inspire siguro ako. Eh, na-inspire talaga ako. Kahanga-hanga rin ang tibay ni Tore sa chess dahil siya rin ang record holder pagdating sa pinakamaraming Olympiad appearance sa bilang na 23. At ngayong 2022, gumawa muli ng panibagong kasaysayan si Tore matapos opisyal na ma-induct sa World Chess Hall of Fame. Siya ang kauna-unahang lalaking Asyano na nahanay sa mga pinakamahuhusay na chess player sa buong mundo. Anya, malaking ang tulong ng kanyang pamilya kung paano niya narating ang tugatog ng kanyang karera. Unang-una, I came from a chess playing family and then siguro natcha-challenge yung ano ko, yung mga challenges na involved sa chessboard na enjoy ko o na-appreciate ko, yung nagsosolve ka ng problems and then yung may mga consequences. Pag nagkamali ka, mayroon kang mape-penalize ka and all that. So parang buhay nga and siguro may pagka-calculative din yung isip ko. Nung high school kasi ako, mas doon ako sa ano eh, sa mga math, geometry. So parang napansin ko, yun ang linya ko. Actually, mag-engineering sana ako. Pero because of chess, nag-ano na lang ako, BA. Alam mo yung BA? Business Administration. So nag-BA ako kasi mahirap i-combine ang engineering at saka ang chess. Bilang miyembro ng Philippine Chess Team sa mahabang panahon, nasaksihan niya ang pag-usbong ng sport na chess sa bansa. Anya, bata man o matanda, hindi hadlang ang edad upang matutunan ang paglalaro ng ahedres. Talagang welcome and very much appreciated ang chess all over the world for all ages, especially sa mga age group. During my time, ang World Junior noon, every 2 years lang. And walang age group.
Eh ngayon na merong from 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, may age group. So that only shows na maraming positive effect ang chess. Kaya siguro all over the world ay talagang maraming mga chess tournaments at maraming suporta. Malaki yung ano, yung interest at yung appreciation ng chess sa buong mundo. Dahil sa pandemya, marami sa mga sports competition ang nahinto at isinintabi. Pero imbis na humina, mas lalo pang lumaganap ang chess dahil pwedeng itong laruin online. Buti nga, ang chess mayroon pang online-online eh. Yung ibang sports, wala eh. So we were lucky. And actually, napakaraming tournaments online. Pero gayunpaman, iginiit ni Tore na malaki pa rin ang pagkakaiba ng online chess at over-the-board competitions, lalo na sa mga distinction na nakukuha mula rito. Iba talaga, dahil unang-una, sa long game lang at sa actual chess mo, makukuha yung iyong title. Yung Grandmaster title mo rin yan or International Master. Just like yung recent champion natin sa Asian 65 and above, senior, doon sila naglaro sa New Zealand. Naging IM siya dahil nag-champion. Kasi pag nag-champion ka sa seniors, Asian seniors, automatic International Master. Ayon sa World Chess Hall of Famer, habang tumatagal, ay nag-iiba rin ang kanyang perspektibo sa paglalaro. Actually, pagka professional ka na, marami ka ng openings, wala na yung favorite. Dati, nung bata ako, mayroong favorite, yung E4 o Pawn King 4. Pero once na, yun na yung profession mo, professional na yung paglalaro mo ng chess, kung pwede, laruin mo lahat para alamin mo kung pwede talaga, mas marami kang openings, marami ka ring depensa, para hindi ka madaling sundan. Kung hindi man, marami ka sanang mga sub-variations, pwede rin yon. Maski isang opening lang, pero marami kang sub-variations. Although, sa high level ngayon, bihira kung mag-deviate man yung iba minsan na sa bandang middle game na. Pero, yun ang maganda, na para hindi ka masundan. Kumbaga, pagka masyadong obvious kasi na yan ang ititira mo, baka masundan ka lang eh, di ba? So, kailangan yung surprise andiyan parati para hindi ka masundan. Isa ng living legend pagdating sa chess si Tore. Ang karangalan ng kanyang ibinigay sa bansa ay hindi matutumbasan o matatapatan. Ang kanyang dedikasyon ay isang inspirasyon, hindi lamang sa mga mahilig sa chess, kundi para sa lahat. Sa pagpapatuloy ng kanyang career, isang paniniwala ang nais ibahagi ni Tore sa mga nais sumunod sa kanyang mga yapa. Always protect and promote our mental king, physical king, and spiritual king. Meron pa akong isa. Chess is like life. Enjoy both. Ha? Kasi it's just the nature of life, ang chess.